Isisit mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at ihingin ng tawad ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipag bagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inalis nyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing pinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay nagugis niyong gintong baka.
Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na bakana, ang kinakain ay damdamong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas. Nayaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilas-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksiyan ay kahanga-hanga. Panginoon masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoon masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kaniyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa, na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo, walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyong akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin.
ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nangangaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Sa ngalan po ng kasama kong pari sa altar, si Father Pio mula sa Diocese ng Iba, Zambales, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Dambana ng Jesus Nazareno, ang tahanang bukas para sa lahat. Kung atin pong napakinggan ang Ebanghelyo, mayroong salitang palaging inuulit, yung salitang patotoo, o sa Ingles ay witnessing, o ang pagsaksi. Kadalasan, sa batayan ng tao, madali siyang humanga sa isang bagay, lalo na kapag ang paghangang iyan ay nakatuon sa kanya. Yung tinatawag nating praise. Yun bang pinupuri ka sa bagay na iyong ginagawa? Balikan po natin ang ideya ng Ebanghelyo na ang kausap ni Jesus ay ang mga eskriba at pariseo sa sinagoga. Nagkaroon sila ng pag-uusap dahil sa isang pangyayaring ginawa ni Jesus na labag sa kautusan ni Moses ayon sa diwa ng mga eskriba at pariseo. Ano po yung kaniyang nilabag? Dalawa na nga ang nalabag niya dahil iyon ay araw ng pamamahinga. Sa batas na kinabibilangan ng mga Hudyo noong panahon na iyon, bawal gawin ang dalawang bagay na iyon. Una, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko sa araw ng pamamahinga. Ikalawa, sinabi ni Jesus na ang kaniyang ginagawa ay may kaugnayan sa Ama. So nagkaroon na naman ng panibagong issue ang mga eskriba at pariseo na si Jesus, ang taong nakikita nila, ay binabanggit at tinatanggap at dinedeklarang siya rin ay Diyos katulad ng Ama. Kaya po sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus sa kaniyang sariling kaisipan, sa kaniyang sariling pamantayan kung sino ang kaharap ninyo. Ang taong mayroong authority na magsalita laban sa pamantayan ng tao. Kaya maliwanag na ang pagpatotoo ni Jesus sa kaniyang ginagawa ay hindi matanggap ng mga eskriba at pariseo. Bakit po? Dahil sa kanilang batas pa rin sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, ang isang taong nagsasalita ay kailangang may witness na dalawang tao para masabing ang kaniyang ginagawa at sinasabi ay totoo.
Pero sa ating napakinggang ebanghelyo, hindi lang dalawa ang sumasaksi kay Jesus, kung hindi lima. Ano yung una? Ang Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama ang nagpadala sa akin, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang Diyos Anak ang siya ring ibinibigay ni Jesus sa lahat ng sumusunod at naniniwala sa Kanya. Ikalawang saksi, si Juan Bautista. Narinig ninyo si Juan Bautista. Nakinig kayo kay Juan Bautista. Nagalak kayo kay Juan Bautista. Pero pagkatapos noon, nawala ang inyong paghanga at pakikinig. Pangatlong saksi, ang kaniyang mga gawa, ang kaniyang mga himala ay nagsasalita ng kapangyarihan ni Kristo bilang Diyos. Pang-apat na saksi, ang kasulatan mismo na ginagamit niyong panglaban sa akin ang nagiging saksi at tumutukoy kung sino ako sa inyong harapan. At ang ikalimang saksi ay si Moses. Kung naniniwala kayong propeta si Moses, kung naniniwala kayong sinugo si Moses, bakit ngayon ayaw ninyong maniwala sa akin? Yan ang pamantayan na ibinigay ni Jesus na hindi kayang salagin ng mga eskriba at pariseo. Marami ng pagpapatunay, marami ng himala, marami ng pagpapatotoo ang ginawa ng poong Jesus Nazareno, pero ang mga taong ito ayaw pa rin maniwala. Sila pa rin ay puno ng pagdududa. Bakit? Dahil ang taong itong kanilang nakikita at nasasaksihan ay iba sa kanilang nararanasan. Kami, ang mga eskriba at pariseo, siguro'y sinasabi sa kanilang sarili, alam namin ang kasulatan, alam namin ang buong kasulatan, alam namin ang mga kautosan ni Moses, pero bakit walang naniniwala sa amin? Pero bakit walang sumusunod sa amin? Sapagkat maliwanag, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Sinasabi ni Jesus, binibigyan ni Jesus ng laman, binibigyan ni Jesus ng meaning, binibigyan ni Jesus ng istruktura ang lahat ng sinasabi ng kasulatan upang tayong lahat ay maniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya po ang sinasabi sa ating ng Ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi tayo mabubuhay sa mga witnessing o papuri ng taong kasinungalingan. Hindi tayo magiging malakas, hindi tayo magiging bida sa mga sinasabi ng tao para sa atin. Higit ang sinasabi ng Diyos para sa ating buhay. Bakit? Dahil ang nakikita ng tao ay ang panglabas na kakayahan ng bawat isa upang siya ay maging bida sa mata ng iba. Pero sinisira ng Diyos ang mentalidad na yan. Hindi mahalaga ang panglabas na kakayahan. Mas mahalaga sa Diyos ang katotohanan ng buhay ng kaniyang mga salita. Sa ating pagsunod sa ating poong Jesus Nazareno, huwag tayong malalasing sa sinasabi ng tao. Mas mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos na isinasabuhay
ay mas mataas at mas makatotohanan na dapat na sinusundan. Tayo po ay magpatotoo sa katotohanan. Huwag tayong magpatotoo sa kasinungalingan. Sapagkat ang pamantayan ng tao ay limitado ayon sa kaniyang kakayahan. Subalit ang pamantayan ng Diyos ay palaging tunay na siyang nagtatagal. Manatili tayo sa Diyos at magpatotoo sa kaniyang pag-ibig at sa kaniyang awa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na maitim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga may hirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ilapit din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ang ating mithiin para sa kanila. Alalahanin din natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihi ng patawad mo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus ang walang hanggang patotoo ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sparrow will find a home near
who dwell with you forever in your house. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. For you are our shepherd. There is nothing that we need. In green pastures, we will find our rest. Near waters of peace. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. We return to you deep within. Leave the past to the dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula 7 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ay 8:00 ng umaga hanggang 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay 7:00 ng umaga hanggang 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.